Welcome po sa Pinoy Audio Tech, ang channel na may usapang medyo technical sa larangan ng audio o tunog. Paano magbasa ng specifications ng earphone at headphone? Part 2, wireless. Specification ng earphone at headphone, yung wireless, yung maganda at typical. Sa driver or speaker, ganun pa rin, 6 to 12 mm. At sa headphone naman, 30 mm to 50 mm. Parehong depende sa gumagamit kung gusto nila ng maliit o malaki. Ang impedance, 16 to 32 ang standard. Kung mas mataas, mas maganda. Ang frequency response, ganun din, 20 to 20,000 Hz. Ang material ng magnet na ginamit sa earphone o headphone, yung voice coil na ang material na ginamit sa magnet ng earphone o headphone, mas maganda kung neodymium, may 3D sound, stereo. Kadalasan, ganyan na yan dahil sa pagiging wireless niya. Mas marami na siyang pwedeng idagdag. Di kagaya ng may wire, diretso lang siya ng papuntang voice coil or dun sa mismong speaker or driver ng earphone o headphone. Di kagaya nitong wireless, dadaan pa yan ng circuit. So sa circuit, pwede niyan dagdagan ng maraming bagay tulad ng noise cancellation. Diyan din papasok ang Bluetooth para wireless. At meron din yung iba na nagdadagdag ng DSP or Digital Sound Processor. Pinapaganda niya yung sound. Hindi yung parang ordinaryong lumabas lang sa isang radio o CD. Ito, pwede pa niyang pagandahin. Dahil sa sirketo. Ito naman ang basic theory ng pagiging wireless ng earphone o headphone. May transmitter at may receiver. Kadalasan, ang receiver ay yung earphone o headphone at ang transmitter ay ang cellphone pag Bluetooth. Pag RF o IR or infrared, may parang aparato na magta-transmit ng sound papunta sa receiver na headphone. Sa ngayon, may tatlong klase ng pag-transmit ng signal para maging wireless ang earphone o headphone natin. Yun ay ang Bluetooth, RF or radio frequency, at IR or infrared. Umpisa natin sa wireless earphone. Ang una nating babasahin ay nakalagay style in-ear communication wireless. Wireless type, Bluetooth. Bluetooth ang paraan ng pag-transmit. Vocalism, control button, volume control. Siguro basahin lang natin yung mga medyo importante tulad ng active noise cancellation sa mga wireless. Tulad na nabanggit ko kanina, sinasama na nila sa circuit ang active noise cancellation. Plug type, sensitivity 98, resistance 50 ohms. Maganda to. Mataas kasi. Lagpas ng 32. Assuming na totoo. Walang memory card na pwedeng isaksak. May app. Yes, app. May microphone. Walang frequency response na nilagay. Battery capacity 45 milliampere hour. Charging compartment capacity 300 milliampere hour. Yung battery capacity, yan yun na 45 milliamp hour, ay yan yung size ng battery na nakakabit sa wireless na earphone. Habang ang charging compartment, ang specs niya ay may capacity daw na magbigay ng 300 milliampere hour na pang-charge. Charging power, charging time 60 minutes, Bluetooth version 5.0. Yan lang. Sunod ang ito may parang wireless na wire. So may dagdag siyang kapirasong pindutan na pwede ring lagyan ng baterya o ibang controls.
para mas malaki ang baterya mailagay sa compartment ng earphone. Sign natin, specification, sport Bluetooth in-ear, effective range within 10 meters. Itong standard ng Bluetooth, yung 10 meters or 33 feet. Microphone, built-in, input voltage 130, input DC 5 volts, 130 milliampere. Output power ng earphone, yung tunog, ay 2x20 milliwatt. So, kada isang earphone, magbibigay ng 20 milliwatt na lakas. Ang battery na ginamit niya ay 3.780 milliampere Henry. Mas malaki to. Mas tatagal to. Dahil nga, hindi siya yung dalawang pirasong earphone lang. May wire pa siya na pwedeng itagdag dun yung battery or ibang aparat, ibang circuito para mas malaki siyang lugar na mapaglagyan ng dagdag na battery. SNR, signal to noise ratio, 95 talk time, 4 hours. Music time, 3 to 4 hours. Charging time, 30 minutes lang. Rechargeable, yan lang. Yan lang, ordinaryong earphone lang, wireless earphone. Next po, dito sa Sony WF-1000XM3. True wireless noise cancelling earphones, brand new. Itong sinasabi ko, no, ibig sabihin na kanina na pag ganitong wireless na medyo high-tech na, so marami sila maipapasok tulad nitong HD noise cancelling processor. So hindi lang siya noise cancelling kundi HD pa, at naisingit pa niya yung 24-bit audio signal processing. So, ibig sabihin nito parang yung signal inulit-ulit ni loop, pero kada loop nililinis. Ito yung 24-bit. So, pwede nating sabihin na 24 times niyang inulit at 24 times niyang nilinis, pinaganda ang sound. Yan ang naisingit sa loob ng high-tech na earphone. Kaya yung ganitong earphone talaga mahal. Tapos ang battery life, 24 hours. Truly wireless design with uninterrupted left or right simultaneous Bluetooth transmission. So, hindi ko alam tong design na to. Baka sinasabi ni yung standard na Bluetooth, hindi siya parang wireless. Bagamat wireless, ito siguro sinasabi nila na mas wireless to kaysa doon sa standard nating Bluetooth na wireless. Smart listening by adaptive sound control. Automatically switches to ambient sound mode based on your activity. So, ibig sabihin nito, itong characteristic nito, o itong katangian na to, ay matalino, smart listening. So, nag-a-adjust siya. Siguro, pag narinig niyang, nalaman niya na nasa lugar kayo na tahimik, tulad ng kwarto, yung tunog niya mahina. Pero pag halimbawa nasa labas kayo ng kalye, naglalakad at nakikinig, ina-adjust niya. Baka nilalakasan niya, baka may ina-adjust pang pampa-noise cancelling para hindi niyo masyado marinig yung noise sa labas, mga trapiko, mga ganun. So, sunod, quick attention mode and wearing detection make conversation. Huwag natin ano ito. Easy and clear hands calling. Normal. Activate your smartphone's voice assistant with us. So, pwede rin pala siyang naka-program sa cellphone nyo. Sony headphones. Connect app for Android iOS. So, yan yun. Marami siyang nasingit. Itong Sony na to, itong model na to. Hindi niya na sinabi yung mga technical details, pero sinabi niya kung ano yung mga dinagdag niya. Ano yung wala sa normal, kundi yung dagdag na
bakit mo bibilin to? Bakit nagmahal ang presyo niya? Bakit mas mahal ang singil niya dito? Dahil sa mas marami siyang features na ino-offer dito sa earphone na to. Sunod, product details of JBL Everest V100 Next Earphone, NXT, Next Earphone. Bluetooth 4.0, legendary JBL Pro Audio Sound. Ito naman, kung Sony may sariling audio na design, JBL meron din. Kanya-kanya kasi, kanya-kanyang brand, tinitingnan niya yung market. Ibig sabihin yung nakikinig, kung mas marami bang matanda, mas marami bang bata, mas gusto ba nila yung kalansing, o mas maggusto ba nila yung boses ng taong kumakanta, o yung tambol. Bawa yung mga bata ngayon, mahilig sa mga tambol, mga bass, kalabog, mga ganun. Matatanda naman, siguro gusto nila yung boses mas malakas. So, ina-adjust nila. Kaya may kanya-kanya, kada tatak, may nagko-concentrate silang pagandahin yung kung anong sound ang palalabasin. Kung mas maboses ng tao, o mas makalansing, o mas matambol. Best in class ergonomics, design na lang yan, ng hugis ng earphone, exclusive NXT Gen noise cancelling. So si JBL may sariling noise cancelling, hindi sila pareho ni Sony. Pwede rin mag-connect sa cellphone ang JBL headphones na to. Built-in microphone. So ito ang JBL. Konti lang, walang technical, sinabi rin niya kung ano ang dagdag na dinagdag niya dun sa normal o standard na specifications ng isang ordinaryong wireless earphone. At ang pinaka astig na tatak ay itong Sennheiser CX Sport Bluetooth Sports Earphone. Alam niya na kung anong gusto niyo. Sa isang tumatangkilik sa Sennheiser, alam niya na. Kaya wala siyang sinabi kung ano ang mga specifications, ano ang dinagdag. Siguro nilagay niya na lahat ang magaganda. Ang mga bago nilang design, kasama siyempre yung mga noise cancelling, maaaring meron din siyang digital processing, sound processing, para mas maganda sound. Tsaka, may iba pa siguro na hindi ko alam, dinagdag din nila. Kaya yung Sennheiser, walang sinabing technical. Basta sinabi lang niya CX Sport Bluetooth Sports Earphones. Ganyan siya ka-astig. Ganyan siya naniniwala sa kanyang produkto na maganda ang produkto niya. Kaya hindi niya kailangan i-explain kung ano yung mga characteristic o katangian ng kanyang earphone. Next po, dito na tayo sa wireless headphone naman. Ang una, Bluetooth version ito. Ito yung mga brand na kailangan pa niyang ipakilala ang katangian niya dahil siyempre bago lang or hindi kilala. Kaya kailangan sabihin niya yung mga technical. Bluetooth transmission, normal, standard, operating range 33 feet o 10 meters. Bluetooth profiles, yan yung mga code, frequency response, ordinary, standard, 20 to 20,000, audio resolution, maganda to, 24-bit at 48 kilohertz. So, meron din siyang pandinis, pampalinaw ng sound, tong 24-bit na to, audio resolution. Ang driver niya mas malaki, 57. Sabi ko, nasa ano lang eh, mga 30 lang eh. 40. Ito, 57. Maganda to. Maganda-ganda. Impedance niya, 16. Medyo mababa. Ito yung THD, Total Harmonic Distortion. 0.3% to 3% naglalaro. Medyo okay na rin.
3%, pinakamataas, pinakamababa niyang distortion 0.3. So, average natin siguro mga 1.5-1.6% ang distortion. Sound pressure level. Ang sound pressure level ay halos kaparehas lang na yan ng output power na 25 milliwatt sa baba. 25 milliwatt plus 25 milliwatt. Yung iba kasi hindi nilalagay ang output power, kaya ang nilalagay nila sound pressure level. Standby time, 1300 hours, matagal to. Bluetooth, music talk time, 33 hours. Charging time, 2 hours, full charge. Charging voltage, 5 volts. Headphone dimension, size na lang. Ayan. Maganda-ganda. Okay. Sa mas maganda siya kaysa sa isang ordinaryong wireless headphone. Dahil dito sa audio resolution na 24-bit. Yun lang nakikita kong maganda niya. So, okay. Next, technical parameters or in short, specifications. Bluetooth version niya, pinaka-latest, 5.0. Mali, frequency range. Baka sinabi niya frequency range ng kung saan nag-ooperate ang Bluetooth na 2.4 GHz hanggang 2.48 GHz. Doon siya nag-ooperate itong Bluetooth. Parang istasyon ng TV, ng radyo. Di ba? Pinipihit natin ang istasyon. Kung saan siya nag, kung anong numero, doon siya nag, doon dumadalo yung signal niya sa frequency na yun. Bluetooth working range. Ito yung layo, yung distansya, ito, standard 10 meters. Support agreements, frequency response range, standard 20 to 20,000. Drive unit 57, mataas din, Impedance 16 ohms, sana 32 ohms to. 57mm drive unit, tapos 32 ohms. Maganda na to, mapapabili ako na ito. Distortion, 0.3 to 0.3%, halos kaparehas ng nauna. Sensitivity, 118 dB. Standby, 1000. Output power niya 30 milliwatt plus 30 milliwatt, mas mataas ng 5 milliwatt lang doon sa nauna nating binasa. Yan. Next po. Medyo lagpasan natin yung mga standard na specifications. Puntahan na lang natin yung mga karagdagan na mga medyo importante na specifications. Mapapansin nyo, hindi na ako masyado nag-explain dahil halos na-explain ko na doon sa part 1 at part 2, yung mga butal-butal tsaka mga bago. So, ito, dito sa specification na to, umpisa natin sa frequency response range. Maganda siya dahil bumaba pa siya sa 20 Hz at tumaas pa siya sa 20 kHz. So, lumawak ang kanyang sakop, 8 to 25,000 Hz. Sunod, sensitivity, maganda. Sensitivity, maganda. 122 plus minus 3 dB, mataas siya. Mataas na mataas yung sensitivity niya. Ang question ko lang itong resistance, hindi ko alam kung totoo-totoo o hindi. Baka nagkamali dahil bihira o ngayon lang ako nakarinig ng 9 ohms na headphone. Pwera lang kung ang ginamit niyang headphone dahil malaki ang kanyang headphone o yung pinaka-driver o speaker, masyadong maliit na speaker, pinasok niya sa headphone. Kaya, yung speaker,
Dahil 8 ohms ang speaker eh. Kadalasan, 4 ohms tsaka 8 ohms. Eh, baka nilagay niya sa headphone. Kaya siguro, resistance niya ay 9 ohms. Pero hindi pa ako nakarinig ng headphone na 9 ohms. So, active noise cancellation, wala siya. Hindi masyado maganda to. Wala na. Wala na siya masyadong kakaiba. So, okay. Next po. Ito, medyo marami-rami ang sinasabi. Kailangan niyo siguro ng i-introduce mabuti ang kanyang produkto. Kaya, marami siyang sinusulat sa mga specification. Brand name na binura. Punta tayo sa features, Bluetooth, micro SD card play, FM radio, audio. Meron siyang radio sa loob ng headphone, standard. Tapos may memory, micro SD. Ang speaker niya maganda. 40mm, bagamat mas maliit siya kaysa sa mga nakaraan, 57mm, 40mm ND o neodymium ang magnet na ginamit niya. Ang impedance niya 32 ohms. Sensitivity standard 108. Frequency response. Mas malaki ang baterya niya. Ang baterya ng nasa loob ng headphone, input power 3.7 volts DC, 280 milliampere hour. Ito naman ay yung bateryang nakakabit sa loob ng headphone. Malaki siya. Tapos yung battery na 5 volts DC 500 milliampere micro USB charging. Ito yung siguro dun sa pinag-chargean niya. Sa Bluetooth naman, sa taas, kanan, standard transmission frequency, yung 2,402 MHz or 2.4 GHz na standard na frequency range na kung saan tinatransmit ang signal ng Bluetooth. Sa micro SD capacity, 32 gig, FM radio, yun lang po. Paki-like lang po ang aming video kung nagustuhan nyo at para updated po kayo sa mga bagong video namin, mag-subscribe lang po. Ito po ang inyong ka-audio tech. Marami pong salamat.